You for joining our Zoom Sunday service. So now I will be teaching about understanding the sovereignty and mercy of God. Kasi po, pag hindi po natin naiintindihan ang character ng Diyos, hindi po natin malalaman kung paano, maunawaan kung paano po kumikilos ng Diyos sa buhay natin. Parang tanggap lang natin ang lahat. So marami rin po, through this preaching, makokorek po yung maling akala na pinaniwalaan ng maraming Kristiyano. So, sovereignty means supreme, kataas-taasan. So, gagamit po ako ngayon ng mga Tagalog version ng scriptures dahil marami po talagang nagre-request na Tagalogin po. Please pardon me, hindi ko po talaga ma-express fully in Tagalog. So, I will try my best na Tagalogin po, okay? Pagka in English ko, ini-explain ko naman po siya. So, I pray that will help, okay? So, sovereignty means supreme, kataas-taasan. Ang ibig sabihin, kataas-taasan ng kapangyarihan at authority. So, yun ang sa Tagalog. That's the only Tagalog interpretation of authority. So, ibig sabihin, siya yung pinaka merong kataas-taasan, the supreme, okay? So, yung ibig sabihin nun, ang isang character ng Diyos, pag sinabi mong sovereignty, is God does what He wants. So, ginagawa niya ang lahat na gusto niya. The way He wants. Ibig sabihin, kung paano niya gustong maisatupad yung kanyang layunin at hindi niya kailangan ng permiso kahit kanino. Okay? So, along the way, ma-explain ko po bakit yung kalooban ng Diyos hindi pa rin nangyayari. Remember po, okay, because men, He has given authority to men to rule over the earth, yung kanyang creation, and yet He lost, nawala po sa tao ang authority na yun na kuha po ni Satan. But Jesus Christ, when He died and buried and rose again, na-redeem po niya yung authority na yun. So sabi niya, binibigay niya yung kapangyarihan at authority na yon sa mga anak niya, sa mga disciples. Kaya, ibig sabihin nun, na before ma-accomplish ng Panginoon ang layunin niya, dadaan siya sa tao. Okay? Kasi, he cannot violate his own law. Kaya, the moment he gave man the authority, sa panahon na talagang binigay niya yung authority sa tao, tinali na niya yung sarili niya na dadaan from then on, yung layunin niya dadaan sa tao. Since ang tao ay may matigas na kalooban, sometimes his purpose will be accomplished. So after so many years, ibig sabihin matagal mangyari dahil gusto niya dumaan sa pamamagitan ng tao. God will always flow through us. Kaya nga sa Psalm 62:11, sa Tagalog version, ang Diyos ay nagsalitang minsan, dalawang ulit kong narinig ito, na ang kapangyarihan ay sa Diyos. So, maintindihan po natin ito, na ang kapangyarihan, overall, nasa Kanya. Okay? So, hindi ibig sabihin na nagkakaroon po ng pandemic, nagkakaroon po ng chaos sa mundo, na wala na sa Kanyang kapangyarihan, nasa Kanya pa din. Okay? So, pag nakikilala mo ang pagiging Diyos niya, naiintindihan mo bakit ano yung mga nangyayari una-una sa buhay mo, sa mga paligid mo, sa buong bansa, at makikita mo rin, makikilala mo rin ang sarili mo, pagkilos niya sa buhay mo, at the same time, ano yung ginagawa niya sa buong mundo. So, we cannot afford to be negative when we come to know God. Ibig sabihin, hindi po tayo pwede maging negative hanggat kilala natin ang Diyos. In Psalm 138:6, sabi dyan, kung ang Diyos mang si Yahweh ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Pumubli ni may kita niya ang hambog, ang pagsikat. Okay? So, hirap sa Tagalog. So, ibig sabihin, tawag nito, ang Diyos mang si Yahweh ay dakila at mataas. Okay? Ibig sabihin niyan, kahit po si ang Diyos ay nasa langit, nakaluklok sa kanyang trono, okay, hindi niya nalilimot ang mga marunong magpakumbaba. So, ibig sabihin yan, sa English version kasi, na even if he's enthroned above,
He can dwell in the hearts who are humble. Ibig sabihin, kung ikaw po, tayo po, ay marunong magpakumbaba, magpasakop sa Kanya, kaya niya tayong, kaya niyang manahan sa pusong mababa. Okay? At the same time, kahit nakaluknok siya sa kataas-taasan, kaya niyang manahan, ayun, kaya niyang manahan sa pusong marunong magpakumbaba. He can dwell in the hearts of one who is humble before Him. Yun ang ibig sabihin nun. So, hindi po siya malayo. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa mga bata, especially sa mga apo ko, pag sinasabi ko, tinuturo ako sila, asan si Lord, si Jesus Christ? Siyempre, mga bata, automatic, tuturo sa langit. Pero lagi ko sinasabi, okay, pero nandito rin siya sa heart mo. So, pag nagpipray ka, kaya nga nagbabaw tayo kasi nandito siya sa heart natin. So, doon nila na iintindihan na that God can dwell in our hearts. Okay? So, God has a unique na natataming layunin sa ating buhay. Kaya nga sabi niya sa Acts 70:26, mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pang kami kanilang panahon at hangganan. So, ibig sabihin po, okay, na ang Diyos, tinakda niya ang bawat isa kung kailan ipapanganak at kung saan bansa siya mananahan. Kaya, hindi aksidente, we are here in the last days, in the end times. Kaya, we are so blessed, we are in the end times. Because masasaksihan natin the conclusion of God's plan here on earth. Kasi pag dumating na si Kristo, bumalik na siya, i-establish na niya, isasatupad na niya ang kaharian ng Diyos Ama. Kaya doon po papasok yung sinasabing millennium, 1,000 years magrurule si Jesus Christ and the Christians. Okay, kasi ang rulership, ibabahagi niya po sa mga nagtagumpay sa buhay dito. Hindi po niya ibabahagi yan sa mga naniwala lang, pero sa mga nagtagumpay. Kaya malaki po ang agwat at kakaibahan to be a believer and an overcomer. Okay, so sa June 12, may explain ko po yun further para maintindihan natin that we can continue to press on. Patuloy po tayo makibaka sa ating pananampalataya. Hindi po kasi madali mag-i-align sa layunin ng Diyos. Marami tayong sinusuko, pero the greater surrender we are, then we have a greater reward. Kaya nga po, maiintindihan ng bawat isa, hindi lang sa pagsuko ng ating kalooban tapos wala na. There is a significance to our eternal destiny. Kaya lahat po ito, kapag naunawaan natin, lalaban tayo. That's the reason why for all these years, God has made me understand. Okay? So, pinapaunawa po sa akin ng Panginoon na ano yung nilalaban ko? Bakit kaya kong tanggapin ang hirap, ang pagsuko ng aking kalooban, ng mga pighati, lahat ng inaalaw niya sa buhay ko? Kasi pinaunawa niya sa akin yung eternal destiny ko. So pag naunawaan po natin yung inheritance, eternal destiny, doon ko po naintindihan na kaya kong lumaban. Kasi may inaasahan ako. Ang mahirap po kasi sa ating Kristiyano, pag lumalakbay tayo sa buhay na to, na hindi man lang natin alam na anong pinaglalaban mo. Di ba maraming Christians na gano'n eh? Na oo, susunod ako sa Diyos. Pero oo, sumusunod ka. Pero anong pinaglalaban mo? Pag wala kang alam na pinaglalaban mo, pwede kang maging kampante, pwede kang maging komportable sa katayuan mo, sa kalagayan mo, dahil wala kang inaasahan. Pero the moment God made you understand, that's why the prayer of Paul in Ephesians 1, sabi that you may understand how rich is your glorious inheritance. Parang sinasabi ni Paul, ipanalangin natin na maunawaan natin ang lahat ng gantimpala at ang pamana ng Diyos sa mga set apart ones. Ibig sabihin sa mga hiniwalay niya. Okay? Those who are being consecrated, maunawaan nawa natin ang gantimpalang hinanda sa atin. Kaya buhat kong nainawaan ko ang panalangin ni Pablo sa Ephesians 1, doon ko naintindihan na may pinaglalaban pala ako. It's either nasa sa akin na lang kung gusto kong ilaban o gusto kong sumuko along the way. Kaya ito pa na sa Ephesians 2:10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay hindi kanya tayo para
sa mabubuting gawa na hinanda niya noong una pa man upang gawin natin. So, ibig sabihin, yung kaligtasan natin na nagpakilala ang Diyos sa atin, pinatawad tayo at tayo ay naibalik sa Diyos Ama, hindi lamang yan about makalaya tayo. Okay, makalaya tayo sa hawak ni kami. Ibig sabihin, merong hinandayang mabubuting gawa na nakalaan sa atin. Kaya ang buong layunin ng Diyos, lahat tayo nagpa-participate is like a puzzle, a big puzzle, okay? So yung big puzzle na yun, alam naman natin, siguro we are all familiar with what a puzzle is all about. A puzzle is several pieces of mga iba-ibang hugis na kung saan pag binuo mo, na-fit siya sa space na yon, then mabubuo yung puzzle na yon. So in our life, tayo ay part of the universal purpose ng Diyos. Okay? Example, no? I've example this many times. Ako, ang purpose ko is to be a diamond shape. Okay? Kaya lang, pinanganak ako, nung tinawag ako ng Panginoon, bilog ako, yung shape ko. So, ang gagawin ng Panginoon, para ma-fit ako sa universal law, at sa universal purpose niya, anong gagawin niya? He will reshape me. He will renovate me. He will do everything na para yung purpose niya makafit ako. So, yung reshaping niya sa buhay ko is through trials. So that once I submit to his word, naiintindihan ko, then finally I fit into the universal law because he has made me a diamond shape from the circle. From the round shape I was before, ngayon I'm a diamond shape, now I can fit to the universal purpose. Now, this is what it means to be in the perfect will. So doon mo mararanasan higit pa ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, ang pagpapala niya. Mas nauunawaan mo, mas lumalago ang iyong kapahingahan, kapayapaan, at lumalawak ang kaunawaan mo, katalinuhan mo. Lahat po yan, it encompasses everything that we need in our godliness, life and godliness, sabi nga niya, that His divine power has given us all things. Binigay niya lahat ng kailangan natin para sa ating buhay at sa pagiging malikha niya ang pagiging maka-Diyos natin. Okay? So, thank you, Lord, for that Tagalog. Okay? So, Jeremiah 29:11-13. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. So, alam ng Diyos ang plano niya. Mga plano hindi niyo ikakasama. So, ang plano ng Diyos palagi ay hindi natin ikasasama. Pero bakit napakahirap magpasakop sa Diyos? Okay? Kung di para sa inyo ikabubuti, ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. So makita natin na itong plano ng Diyos napakaganda. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag. Makita natin. Pero sa English version, that's the reason why I like English version more because sometimes the Tagalog version nagdi-diminish po yung meaning. Okay? Kung i-English ko po yan, sabi niya dyan, kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringin ko naman kayo. Kapag hinahanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. So, ang ibig sabihin po nito, God has a plan. Okay. Ikabubuti natin. Kasi marami pong nagko-quote nitong passage nito, yung 29:11, Jeremiah 29:11. Parang natapos lang doon. Pag sa English kasi, sabi dyan, I know the plans I have for you. Okay? Plans to prosper you, to give you hope, and not to hurt you. Kaya lang, natapos doon. Kino-quote natin yung kiniklaim natin. Kaya lang, further verse, pag continue mo babasahin, sabi dyan, then you will call upon me and you will pray to me. Okay? So, thoughts of peace and not of evil to give you a future and a hope. Kita mo, bibigyan tayo ng magandang kinabukasan. Then you will call upon me and go and pray to me. So, bakit? Ito ang nawala. You will call upon me and go and pray to me. So, hindi natin ito ginagawa. Ang kiniklaim lang natin, Lord, may plano ka. Pero hindi enough na malaman natin na may plano ang Diyos. Saliksikin natin, ano plano mo sa akin?
So sabi nga niya, then you will call me. So you see, makita natin that the Tagalog version and the English version, medyo may kakaibahan ang interpretation. Kaya yung English, sabi niya, then you will call me upon me and go and pray to me. Samantalang sa Tagalog, sinabi niya, pag ito'y naganap na, hindi pwedeng maganap ang kalooban ng Diyos na hindi natin nakikooperate sa Diyos. So makita natin, this is the reason why I use English version, because it really, it does not diminish the meaning, the concept, the very idea, the context of the verse. Okay? And I will listen to you. And then what? You will seek me and find me when you search me with all your heart. Ibig sabihin, kung magsasaliksik tayo ng buong buo sa ating puso at alamin para pag malaman natin ano mangyayari, makikioperate tayo sa Panginoon. We can cooperate with God. Kaya importante po yun eh. Okay? So, if I've been teaching about it, the importance of seeking God. Have you sought God? Nagsasaliksik po ba tayo? You know what? The more na tumatagal ako bilang Kristiyano, na-discover ko, mas hindi ko kayang mabuhay nang wala ang Diyos. Marami nagsasabi niyan, Lord, hindi ko kayang mawala ka. Pero hindi naman sila nagtatanong, hindi naman sila nagsasaliksik, hindi naman sila nababago, imbis na lumalago sila, walang pagbabago, walang paglago. Madalas kasi sa Kristiyano, madali tayo magsalita. Mayayabang kasi tayo eh, no? Ang dali natin magsabi na, Lord, I love you, I will obey you. Asaan? Kasi kung if you will measure your life now, tayo po ba is a blessing? Nagiging lumalawak ba ang ating ginagamit na ba tayo ng Diyos? Or mahirapan pa, marami pa tayong bagahe. Okay? Yun nga yung isa na description ko, okay? Madali kasi magsabi na, Lord, mahal kita. Gusto ko maging ganun. Gusto ko maging ganitong tao, ganito. So, from the start, we will start here. Tapos we will reach the destiny dito. Ang marami sa atin, may pag-desire, Lord, make me a servant, make me a pure, give me a pure heart. Andito yun, yung desire natin. Kaya nandito tayo. From here to there, sometimes, nasa sa atin how long at how short mangyayari yun. Kasi marami po ako naririnig na talaga na Christian. So in all my Christian life, ang daling magsabi, Lord, gusto ko maglingkod, gusto kong sumunod. Pero once God created the situation para makarating ka sa gusto mo, wala eh, hindi ganun nangyayari. Kasi ulit-ulit tayo, pabalik-balik tayo sa dati nating paraanan. We need to understand that we have to change our ways. It is pointless to declare, I love you, Lord, I'll do everything for you, and yet, hindi natin binabago ang ating paraanan, nothing will change. Kaya, no matter how much we desire, we're not doing anything to change it. It starts with the renewing of our mind, then nothing will happen. So it's important that we will walk in the ways of God. How? The word of God is very clear. Nandoon po sa salita ng Diyos ang kanyang paraanan. Okay? So, meron po kasi isang talata sa Bible about yung habag ng Diyos. Okay? Na ang Diyos daw, paano siya magpumili is arbitrary. Ibig sabihin, pinipili na niya, may predestination na. So, mali po yun. I-explain ko po dito, okay? Sa Romans 9:15-18. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Maliwanag kung ganun ng pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Okay. Sapagkat ayon sa kasulatan, ay sinabi niya sa hari ng Ehipto, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo ay maipakita ko ang aking kapangyarihan at maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya nga't kinakahabagan ng Diyos ang sinumang nais niyang kahabagan at pinagmamatigas ang nais niyang maging matigas ang ulo. Okay.
Marami kasing katuruan na sabi ni sabi sa English, I will harden those whom I will have mercy to whom I will have mercy. Para bang kakahabagan ng Diyos kung sino niya yung gustong kahabagan. Patitigasin niya ang puso gusto niya. So para bang, di ba merong in the further verse sabi doon, so ano laban ng tao kung ang Diyos pala ang nagtatakda? Tapos, we blame God kasi nangyari sa atin to. Kaya sabi ko, Lord, paunawa mo sa akin. Now that I have understood it, so ito pala ibig sabihin yun. Kasi ang taang Diyos, hindi yan namimili kung sino gusto niyang patigasin at gusto niyang kahabagan. Meron po yan sitwasyon na kung saan maiintindihan natin that those verses do not mean na siya ang namimili kung sino titigas at na puso at sino lalambot. Okay? Kasi sabi nga dyan sa Isaiah 65:2, buong maghapong nakaunat ang aking mga kamay sa isang bansang mapanghimagsik at ginagawa ang lahat ng magustuhan nila. So sa English, I have stretched out my hands all day long to rebellious people who walk in a way that is not good according to their own thoughts. So dito nakita natin na ang Diyos patuloy po siyang stretching his hands to people. Inaabot niya pala ang tao. Okay? Kaya lang, pag nire-reject tayo, nire-reject natin ang Diyos, He will reject us. Kaya nga, makikita natin na sinasabi ng mga atheists, di ako naniniwala ang Diyos, na wala naman ang Diyos. Hanggat nandito po tayo, okay? Hanggat dito tayo sa mundo, andyan po ang Diyos. Whether a man acknowledge God, whether kinikilala ng tao na may Diyos o wala, andyan siya. Kasi kung wala po ang Diyos sa buong mundo na to, it will be chaotic. Ibig sabihin, it will fall apart. The goodness of God still around. You know what? When will be the time that the goodness of God is really completely gone? When a person is thrown to the hell. There's no goodness there. There's no light there. There's nothing there because this is where God will never dwell. But on earth, we still experience the goodness of God. Whether people acknowledge that there is God or not, the important is we believe that God is with us. Okay? Mabuti pa rin ang Diyos. Sabi niya, binibigay pa niya rin yung araw sa wicked at saka mga matutuwid. So there is still the goodness of God. Diba? Then, at the sabi nga nila, hindi daw, the moment makikita mo that God has given up on a community, on a nation, is sa Romans 1. God gave them up to what? Immorality, to homosexuality, and then to what? A depraved mind. Okay. Kaya makikita natin, hanggat ang Diyos nasa isang bansa, hindi pa niya sinusukuan na kung saan nananatili pa din ang takot ng Diyos. Okay? Pero pag ang community is filled with homosexuality and even, ibig sabihin, give up na niya yun. He has given up these people to homosexuality. So pagbabasahan ni Romans 1, is more of a judgment. Okay? But as long as we are here on earth, the goodness of God, may experience pa rin natin. Okay? The glory of God, yung kanyang kalwalhatian, ay ibig sabihin, isang kabuuan all of his attributes, makakatangian niya. Okay? So the glory of God is the sum of all his attributes. Ibig sabihin, yung kalwalhatian niya, ikabuuan ng katangian niya. Kaya nga, delikado po, it is very dangerous to take one of his attributes and make that your foundation of your thinking. Ibig sabihin, delikado po na isang katangian ng Diyos ay kukunin natin at doon na natin ibabase ang pagkakilala natin sa Diyos. Okay? Kasi some people take the love of God, which is one of his attributes, and make it a whole and say, how can a loving God send anyone to hell? Kaya maraming argument. Bakit kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ba't inaalaw niya yung mga tao mapunta sa hell? Kasi ang understanding nila, God is love. Okay? So, another idea is about God's power. Okay? So sabi ng marami, if God is powerful, bakit nangyayari ito? May pandemya. Nasaan ang Diyos? Bakit the world is filled with violence? If God is all powerful, then He cannot fail in what He sets His mind to. Parang sabi niya,
para sinasabi ng maraming katuruan at maraming paniniwala, kung makapangyarihan ng Diyos, hindi siya pwedeng bumigo at mabigo. Kung ano man yung tinakda niya sa kanyang isipan, makaya niyang gawin yun, which is true. Kaya nga, therefore, sumakatuwid, pag sinet niya yung kanyang isipan sa isang bagay na pag gusto niyang iligtas sa mga tao, mapunta sa kalangitan, kaya niyang makamit yun. Bakit? Kasi makapangyarihan siya. Kaya niyang gawin yun. Okay? Pero pag ang tao na napunta sa impyerno, ibig sabihin, ang Diyos, nabigo. Kasi bakit hindi niya kayang iligtas? Okay? So ibig sabihin, hindi sapat ang kapangyarihan niya. Hindi siya omnipotent. So ibig sabihin na omnipotent is all-powerful. Then, sabi din dyan, another attribute is His justice. Okay? God is just to punishment in all eternity. Walang hanggan. So lahat po yan, justice ng Diyos yan. Paparusahan niya ang tao na kasala sa pudadali niya, itatapon niya sa impyerno. Sabi ng maraming tao, hindi naman yata patas to. Kasi kung iisipin mo, kung isang kriminal na nagmasakre ng maraming tao, mapunta sa hell, tapos meron pong kapitbahay na napakabait, napaka-generous, matulungin, and yet napunta rin sa hell. Hindi ba just, ano yun, unfair? Hindi fair ang Diyos? Ito po ang lahat ng pag-iisip at pagtuturo na nagpe-prevail sa maraming rehiyon at lalong-lalo ng paniniwala sa mga tao. All these are doing the same thing, taking, pagkuha, ng bahagi ng katangian ng Diyos at ginagawa nating buo. But each of these qualify, magiging marapat sa lahat ng katangian ng Diyos, okay? God is not just love, but holy love. That makes a difference. His holiness qualifies His love. And however He loves us, His holiness cannot allow sin to go on forever. So ibig sabihin, yes, God is love, but His love is holy. So, hindi lang siya love, you have to consider also yung kanyang kabanalan. So, mahal niya tayo, that's why He gave His Son. But if we continue to reject Him, reject His salvation, yung kanyang kabanalan, wala magagawa kundi iputulin ang kasalanan sa pamamagitan na idalin niya ang tao sa hell. He does not force anyone to go to heaven. We are given a free choice. He does not want people in heaven involuntarily. Okay? Kung pupunta ka ng langit, dahil pinili mo makasama ang Diyos habang buhay. Kung ayaw mo sumunod sa Kanya at napunta ang tao sa impyerno, hindi problema ng Diyos yun, problema ng pagpili ng tao dahil ayaw niya sa Diyos. Because hell is a place where God will never be present. He wants people to choose to be part of His holy family. Alam, iniwan niya sa atin ang pagpili, na kung yan ang pagpili mo, gusto mo maging bahagi ng pamilya ko, then magpasakop ka sa gusto ng Diyos. Kaya lang, marami sa atin, tinanggap si Kristo, pero ayaw magpasakop sa Diyos, namumuhay sa katigasan at ng ulo, katigasan ng kalooban, kaya maraming nangyayari, at lagi natin sinasabi, marami rin po alinlangan sa Diyos dahil hindi nila nararanasan ang pagpapala ng Diyos. Ang tanong, sumusunod po ba tayo? Nagpapasakop po ba tayo? He can make us good people because of His power, but He won't do it because He wants sons and daughters, not robots in glory. Ibig sabihin, yung kapangyarihan niya, kaya niya tayong magbaguhin na maging mabuting tao kasi gusto niya lumikha ng mga anak. Anak na lalaki at anak na babae, hindi robot, not a pipilitan lang. All these are anything part of God instead of the whole of God. Ibig sabihin, kung hindi natin kilala ang Diyos, at isang aspeto lang ng pagiging Diyos niya ang pagkakilala natin sa Kanya, hindi natin mauunawaan kung ano'y paano kumilos ang Diyos sa atin. This is the mistake many Christians make. They see the nice side, but they do not see the other side of God. We need to understand both the goodness and the severity of God. Ibig sabihin, dapat maunawaan natin, magkaroon po tayo ng revelation ng kabutihan niya at yung kanyang
the wrath of God, the severity, pagiging mahigpit. I have a revelation of both of God, who God is, His goodness and severity. Kaya nga sabi ko, Lord, sige, You discipline me in a way that I'll be worthy of what You are entrusting me. Kaya severe po ang discipline ni Lord sa buhay ko. And at the same time, nararanasan ko rin ang kabutihan niya. So, they have to balance. Kasi hindi pwedeng yung kahigpitan lang niya kasi we become bitter. Hindi po, hindi lahat ng puro kabutihan dahil maaabuso naman natin. We need to have a balanced revelation of who God is. They belong together. If you want to know God, you need to know the whole counsel of God. Ibig sabihin, alamin po natin ang lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos. Okay. Ito yung sinasabi kanina na sa Romans. Okay. Nabasa ko na eh, di ba? So, Exodus 7, 2 and 5. Lahat na sabihin ko sa iyo ay sasabihin mo kay Aaron. Okay? Ito po yung utos ng Diyos kay Moises. Kasi ayaw niya magsalita. Natatakot siya humarap kay Paraon. So sabi niya, ito, ipasa mo muna kay Aaron. So for the few times, Aaron was the speaker. But afterwards, Moses took over kasi he has built his confidence. Ganun talaga sa leadership. Sometimes, it will take time. Meron siyang partner na para tulungan siya sa weakness niya. And then once the confidence is being built, makikita mo kakayanin na niya. Then, sa Romans, okay. So, sa Romans 7:2-5, Exodus pala. Exodus, God showed great patience. Akin yung verse? Para makita natin, okay? Para maintindihan natin. Ito po yung utos. Lahat ng sasabihin ko sa iyo ay sasabihin mo kay Aaron. Sabi naman, siya naman ang magsasabi sa Paraon na payagan na kayong umalis sa Egypto because God wants the people of Israel to be released from Egypt. Ngunit patitigasin ko ang puso ng Paraon at gumawa man ako ng maraming kababalaghan sa Egypto ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung magkagayon, ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko ang buong Ehipto at ilalabas ko mula roon ng aking mga hukbo, ang aking bayan, ang mga Israelita. Makikilala ng mga Ehipto na ako si Yahweh kapag natikman nila ang bigat ng aking kamay at ilalabas ko na sa Ehipto ang mga Israelita. Okay. Now, God showed great patience. Dakilang pagtitiga. Okay? May sinabi siya, punta niyo si Paraon, sabihin niyo, i-release na yung mga Israelita. Pero may sinabi din doon, di ba? Para patitigasin ko yung puso niya. So makita natin, ibig sabihin, tumigas ang puso ni Pero dahil God made his heart hearted. Okay? God showed great patience, dakilang pagtitiga sa mga tao bago niya tuluyan tanggihan, to reject them. Okay? Nakita natin yan sa buhay ng times ni Noah. He built the ark 120 years. He was preaching about the coming judgment and yet people did not listen. God is patient. In the case of Pharaoh, okay, God hardened Pharaoh's heart 3 times. 3 beses lang. Kailan yun? But only after Pharaoh hardened his heart 7 times. Ibig sabihin, sa 10 kaparusahan ng Diyos na binus niya sa Egypt, 7 times doon, piniin ni Pharaoh, patigasin ang puso niya. Kaya nung nakita ng Diyos na pilit niyang pinatitigas ang puso niya, then on the eighth time, anong ginawa ng Panginoon? Siya na ang nagpatigas. Ibig sabihin, God made it, hardened his heart after miracle judgment 7 times. Nagpahayag ng himala na kung saan nagpahayag ng kapangyarihan ng Diyos kay Pharaoh, pero patuloy niyang pinatitigas ang puso niya. God did not do it. Hindi ginawa ng Diyos na patigasin ang puso ni Pharaoh initially. Okay? Initially, it was Pharaoh's choice. Pharaoh chose to harden his heart. It was then that God chose to harden his heart for him. Ibig sabihin, pag tayo patuloy natin pinipili, patigasin ang puso natin, after all this judgment, after all the trials, after all this, ang gagawin ni Lord, huwag mo nang patigasin, ako na ang gagawa.
patitigasin ko na para sa iyo. He will do it further for a person so that he will accomplish yung sabi ng Panginoon na ipapahayag ko yung kapangyarihan ko, ipapahayag ko yung judgment ko. That is the patience of the Lord. He does not choose one person for judgment, sa paghahatol. Hindi siya namimili, ito hahatulan ko, ito kahabagan ko, and one person for mercy. It doesn't work. God doesn't work that way. Ibig sabihin, everyone will be given a chance to really submit to God before na ibuhos niya patuloy ang kanyang paghuhusga, ang paghahatol. Remember, I mentioned to you about Deuteronomy 28. There are 68 verses, 14 about the blessings and the 54 about the curses. Sabi ko, bakit Lord, napaka-ikli ng blessing and haba ng curse? Kasi sabi niya, the moment a person repents, then the blessing will be restored. Okay? Wala namang ano yun eh. Wala namang, as long as we ask for God's mercy and repent, God will continue, ano na eh, automatic na yan, andyan yung pagpapala, hindi niya kailangan na, he does not, you know, oy, kailangan maging, ano ka, ganito gawin mo, but no, God, automatic sa kanya yun, he's a merciful God, that's the mercy of God. Kaya lang, bakit yung curse mahaba? Kasi, sa umpisa, the curse, ibig sabihin yung mga pagsubok, una, hindi pa masyado, ibang yung intensity niya, hindi masyado. Pero, he will bring the intensity and the gravity if man chose to harden his heart and he will not seek God. Pag hindi tayo nagtanong, Lord, bakit po ako nagkakaganito? Bakit nangyayari sa buhay ko to, sa pamilya ko to? Ang gagawin niya, he will intensify the trial so that we will experience and acknowledge the need for God. Na Lord, nahirapan na po ako, kailangan kita. Pero ang nangyayari, pinatitigas natin ang puso natin until one day, no, it will just fall apart and ano, one calamity nga daw sabi sa Proverbs, and then the wicked will fall. Kaya God is patient with us. But ano sa ang haba ng pasensya niya sa atin. Which way we will choose to go and step in to help us to go the way they have chosen. Pag sabihin, pag yan ang pinili mo, tutulungan ka niya. It's either his path, his way, or your way. Kaya nga makikita natin, ito ha, sa na-experience ko at na-witness ko. Okay? You need to understand. Marami mga Christians, marami pagsubok. Sometimes may sakit, minsan sa pera. So, na-intensify yung problem. Okay? So, lumalala. So, anong ginagawa ng tao? At ito, na-witness ko ito to several Christians. Hindi sila nagtatanong kay Lord. Tapos, secondly, hindi rin nila sinasaliksik ano nag-cause nito? Okay? So, after years, na-witness ko yan, 2-3 years, kumikilos si Lord, then lumalala. Ako naman nagpe-pray kasi humingi sila ng prayer sa akin. Lord, ba't lumalala? Sabi niya, ayaw niya makinig eh. Ayaw niya ako tanungin eh. Kaya ako pinalalala para magtanong siya, lumapit siya sa akin. Okay, so sabi ko, okay, Lord. So, pray. God is at work. As long as there is someone praying, God is at work on that person. Pero darating ang time, one time, I have a friend, pinipipray ko yung healing niya, masaya ako, pero may winwork si Lord sa buhay niya. Dumating sa point na gumaling. Sabi ko, wow, thank you, Lord, gumaling. Pero hindi, parang wala akong peace. Hindi ako masaya. Sabi ko, ba't hindi ako masaya? Nagpipray ako doon, gumaling, ba't hindi ako masaya? So sabi ni Lord, tinapos ko na yung pagsubok. Kasi hindi ako makakilos sa puso niya. Kaya yung isang kakilala ko naman sabi, wow, I was healed. Galing ni Lord, faithful. Without understanding, God pulled off the trials because God cannot work sa heart niya. Ano mong nangyari? Nung tinanggal ni Lord yung trial, she became worse. So, dito ko binase, pag ang Diyos patuloy na kumikilos sa buhay ng isang tao, makikita mo, palambot yan ang kalambot ng kalambot, kalapit ng kalapit sa Diyos. Pabago ng pabago ang kanyang katayuan. Okay? Now, pag nakita natin, yung tao, maraming pagsubok at hindi na babago at hindi rin pagtapos ng pagsubok at
lalong tumigas ang puso, ibig sabihin, yung pagsubok na yon ay nawalan ng kabuluhan dahil ang Diyos hindi makakilos, hindi niya ma-accomplish yung purpose niya. Bakit siya nagpadala ng ganitong klaseng pagsubok? Kasi gusto niyang mabago ang taong yon. But dahil hindi nakikinig, pinatitigas, ang sabi ng Diyos, sige, ibibigay ko yung gusto mo, magaling ka na, pero matigas na ang puso mo. Unti-unti ka nang malalayo sa akin until makikita mo na your life. Kaya maraming ano eh. Kaya dito naman papasok si Taning. Anong gagawin ni Taning? Sasaluhin yung tao. Pagsaluhin niya sa tao, pagpapalain niya. Kaya sabi ng tao, wow, kita mo, pinagpala pa ako ni Lord. Pero ang nangyari, there was leanness of soul. Ibig sabihin, pumapayat ang spirito, hindi tumataba at nagiging puspos ng spirito ng Diyos. See? Satan can bless, Satan can heal, Satan can do anything. That's why a lot of Christians, they have this idea na si Lord to, kasi pinuprosper sila, pinagaling sila, and yet, hindi nila nakita yung bunga ng spiritual life nila. Kaya importante, we measure ourselves not according to how much money we are receiving, not according sa ating lakas, kundi how much spiritual life are we growing. We are getting more intimate with the Lord Jesus Christ. We are more surrendered to His will. Then that is the greatest measurement. Not wealth, not health, not even strength. Okay? But the heart that is fully surrendered. Okay? God was patient with Pharaoh. He did not choose Pharaoh to be an example of His judgment. God hardened His heart further for him. Si Lord, sabi niya, sige, ako na magpapatigas. God's choice of Pharaoh as ultimate, panghuling object, bagay of His judgment. Ibig sabihin, yung pagpili ng Diyos kay Paraon para panghuling bagay ng kanyang paghahatol ay nakabase sa sarili niyang pagtitigas ng kanyang puso. Para bang, pinili kong patigasin ang puso ko, kaya sabi ng Panginoon, kung yan ang gusto mo, ako na magpapatigas sa iyo para wala ka ng gusto. That's the choice of God in the scripture. Taghihintay siya, matyaga siya, tinitingnan niya kung anong pathway yung taong pipiliin. Alam mo, meron mga kumakasamahan even in the past. I always pray for them kasi nakikita ko parang magbabackslide. I pray until nakikita ko na God is intervening sa situation niya para lang mabalik siya. Pero dumating sa point, sabi ko, Lord, bakit parang lalo siyang nawala? Sabi niya, Grace, binitawan ko na hindi na ako makakilos dahil pinili na niya yung gusto niya. So, there time, sabi ko, bakit, Lord, yung kung sino yung pumipili sa'yo, parang laging may pagsubok. Yung mga lumalayo sa'yo, parang mas magbumaga ng buhay. Sabi niya, because they don't understand who I am and what ano yung path na pinili nila. Okay? That is the sovereignty of God in action. Okay? That is not a lottery or arbitrary. Ibig sabihin, hindi yan loto na parang sinasabi natin, si Lord, ano yan mamimili na lang eh. Okay? Parang bingo, pagka nabunot mo yung letter B, yun ang kakahabagan mo. Yung letter I, yun ang kakatulan mo. It doesn't work that way. Meron pong parte ang tao, bakit God allowed it, okay? Exodus 11:10, ginawa ni na Moses at Aaron ang lahat ng kabalaghang ito. Ngunit hindi rin pumayag ang Paraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Egypto. So makita natin that God really ginawa na ng Panginoon na lahat ng miracle judgment na para lang lumambot si Pharaoh, pero ang ginawa niya hindi pa rin niya pinayagang umalis. Exodus 8:1-2. Pagkaraan noon, sinabi ni Yahweh kay Moses, so another time that God is warning Pharaoh, okay? Pumunta ka sa Paraon, kay Paraon. Sabihin mo, ito ang pinagsabi ko. Payagan mo nang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi ka pumayag, patuloy kong pahihirapan ang buong Ehipto, pupunuin ko ang palaka ang ilog nilo, Nile River. Papasukin ng mga ito ang palasyo at aakyatin pati higaan mo.
papasukin din ang mga ito ang bahay ng mga tauhan mo at ang lahat ng Ehipsyo. Ganon din ang inyong mga lutuan at lalagyan ng pagkain. Excuse me. Pag hindi ka pumayag, patuloy kong pahihirapan ang buong Ehipsyo, pupunuin ko ng palaka ang ilog na ilo. Okay? Amen? So, ito naman sa 8 and 10. Ipinatawag ng Faraon. So, ano nangyari? Sabi ng God, pupunuin ko yung buong Egypt ng palaka. So, alam naman natin kung ano yung palaka, frogs, di ba? So, it's a judgment of God. So, di ba, kung meron nga isang palaka, ayaw mo, tatanong ka, alam mo yun, lalayo pa. Pero imagine mo, pati yung lutuan nila, pinuno na yung Panginoon ng, ano, ng palaka. So, sabi ko, wow, it's a gross. Anyway, sa 8 to 10, ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron. Siyempre, nairita na si Faraon eh. Pero, bakit? Punong-puno na ng palaka, palasyo niya lahat. So, pati bahay ng mga kasamahan niya, the whole Egypt except the place of Israel. Sinabi niya, hilingin niyo kay Yahweh na alisin ang mga palakang ito at papayagan na kayong maghandog sa kanya. So, parang bumibigay na si Pero, di ba? Na pakisabi naman sa Diyos nyo na alisin na itong mga palaka at papayagan ko na. Okay? Sinabi ni Moises, karangalan kong malaman kung kailan ninyo nais na idalangin ko kayo kay Yahweh pati ang inyong mga tauhan at nasasakupan at mawawala na ang palaka maliban ng mga nasa ilog. Sabi ni bukas kung ganoon, sabi ni Faraon, matutupad ko ayon sa inyong sinabi para malaman ninyo na walang kapantayan Diyos namin si Yahweh. Okay, explain ko po ito. A very important piece. This is a revelation. So, puno-puno po ng frog ang Egypt. Okay? So, pinatawag niya si Moses si Aaron. Sabi niya, pakiusap sa Diyos niyo, tanggalin ang palaka. Okay? So, sabi ni Moses, glory me on this. Parang sabi niya, dito, maitataas ako sa mata mo. Okay, glory me in this matter. Parang, dahil pag hiningi ko to, sasagutin ako ng Diyos para bang ipapahayag ng Panginoon na ako'y totoo lingkod. At siya'y nagpadala sa akin. Pero makita mo yung sagot ni Pharaoh. Sabi niya, okay, tomorrow. So sabi ni Moses, sige, bukas. So nakita natin, sabi ko, imagine, punong-puno ka ng palaka. Bukas mo pa gustong mawala yung palaka? I mean, the frog? So what does it, how does it apply to us? Minsan, kinukonfront tayo ng Diyos. Anak, ano yung gusto mong, ano, ay i-deal ko sa inyo? Ano yung gusto mong maalis? Kasi humihingi ka ng prayer. Sige, gagawin ko. Pero many times, meron tayong mga kasalanan, meron tayong mga katigasan ng ulo, katigasan ng kalooban natin, na ayaw nating bitawan. Ang ginagawa natin, sinasabi natin, Lord, pwede next week na, pwedeng next month na lang, samantalang nahihirapan ka na, pero ayaw mo sabihin sa Panginoon na, pwedeng ngayon na, Lord, gusto ko na makalaya. Many people claim to be Christians, they hold on to what is wrong in their life, to their stubborn will, kaysa sumunod, parang palayain sila ng Diyos. Imagine, ang dami-dami ng palaka, pwede naman sabihin mo, Lord, pwede bang ngayon na, tanggalin mo na, sabi mo na kay Moses, tanggalin na to. Pero hindi. Nagmatigas pa si Pharaoh at sabi niya, bukas. Bakit? He's trying to test the waters. Baka kayanin ko pa itong mga frogs na to around me at pwede pang panghawakan ko yung gusto ko. Ganyan tayo eh. Minsan, before we let go of the things that are wrong in our life, we hold on to it because we want to test the waters. Malamang, pwede kaya? So, mga kapatid, you know, when God is dealing with us, let us be sensitive. Let us cry out to God. You know, last week, I was able to come up with a message about overcoming trials and temptations. Doon ko naintindihan eh, ang isang Kristiyano, hindi naman yan nahuhulog lang sa isang kasalanan o nahuhulog sa isang pagkakamali eh. Kaya, napangganda po ng mensahe. If you really want to be set free from your weaknesses, then come and hear this message next Sunday. Napakaganda po because I gone through that, okay? And God has given me understanding. Kaya, napakaganda. Kaya sabi ko, Lord, talaga we really need
the revelation of the word of God. So, ito natin, natigas talaga ang ulo ng at puso ni Pharaoh, sabi ni Paraon, sabi niya bukas. So, he is really beginning to continue to harden his heart. Patuloy niyang pinatitigas ang puso niya. Now, makita natin dito yung condition ni Pharaoh. Okay? Bago niya pakawalan ng mga Israel, ang number one condition niya, sabi niya sa verse 28. Sinabi ni Paraon, papayaga ko kayong umalis, ngunit huwag kayong masyadong lalayo at ipanalangin din yun ako. Okay? Okay. Sabi diyan, do not go far. Si Satan kasi, if he cannot stop us from believing in Jesus Christ, he makes sure we will not grow. Yun yung condition niya. Huwag kayong lalayo. Yan ang target ng kaaway eh. O sige, naniwala sila kay Jesus Cristo. Pero, gagawin niya ang lahat para hindi tayo lumago. Kasi sabi niya sa first condition, huwag kayong lalayo. Ibig sabihin, huwag kayong lalago. Kaya maraming Kristiyano hindi lumalago. Bakit? Hinahadlangan ng kaaway. Paano tayo hindi lumalago? Sa pananaw natin sa buhay, hindi natin kilala ang Diyos. You know how the enemy attack us? It is through ignorance. Pag wala tayong alam, kaya niya tayong dayain. Kaya maraming hindi lumalago. Kaya nga, yung mga doctrine naman eh, yun, hindi, kaya maraming hindi lumalago eh. Wrong doctrine. Hindi ka lalago dahil leader mo, hindi rin lumalago. So, maraming factors. The enemy will do everything para hindi tayo lumayo. But kasi nga sabi ko sa inyo, an overcomer is the one who will contend, lalaban yan. Hindi. Alam ko, ano to eh, ito yung kalooban ng Diyos. You see, you must have a violent spirit. Ibig sabihin ng violent, hindi naman yung palaaway. Ibig sabihin, determined to know the will of God and obey the will of God. So that continue we will grow. Kasi yan ang ayaw ng kaaway. Alam mo, ang kaaway ang si Satan, hindi naman siya threaten sa Christian na baby eh. Hindi siya threaten sa Christian na hindi lumalago. Imagine 20 years ka ng Kristiyano, 30 years ka ng Kristiyano, wala kang paglago, wala kang, imbis na gamit na gamit ka na, hindi ka na magamit, el puro what? So, hindi siya threaten dyan. Satan is afraid of those who are so determined in following God. Diyan siya takot. Kaya makikita mo yung taong masunurin, maraming pagsubok yan kasi he will discourage, he will dishearten that person. Gagawin niya lahat. But this is where God will come in, sabi niya, grace, continue to press on, fight a good fight of faith. Maraming pagsubok pero hindi ka titigil dahil alam mo may pinaglalaban ka, yung inheritance mo. Okay, so Exodus 10:9-11. Sumagot si Moises, lahat po kami mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Dadalhin din namin lahat ang aming mga tupa, kambing at mga baka. Kailangan kong kasamang lahat sapagkat ipagpipista namin si Yahweh. Sinabi ng Paraon, tawagin na ninyo si Yahweh, hindi ko papayagan. Isama ninyo ang iyong mga asawa at mga anak. Maliwanag na may binabala kayong masama. Hindi ako papayag na isama ninyo ang lahat, kayo na lang ang mga lalaki ang umalis upang sumamba sa iyong Yahweh kung iyan ang gusto ninyo. Pagkasabi nito ay pinagtabuyan sila ni Paraon. Okay. Ano na naman yung next condition ni Paraon? Okay, na-save tayo, nang kilala natin sa ang Panginoon. Anong isang condition niya? Hindi tayo lumalago. He will do everything na yung family natin hindi maligtas. Kaya sabi niya, huwag niyong dalhin yung mga anak niyo. Ano yung baka, mga tupa, pati yung business niyo, yung work niyo. Hindi yan dapat, kailan i-redeem din yan. Yan ang kalooban ng Diyos na we will have an abundant life. Kaya makita mo, the moment na sumusunod ka sa Diyos, maraming nangyayari sa business mo, sa work mo. Bakit? Ayaw ng kaaway na pati yung ginagawa mo ay mag-prosper. Pati mga family mo, the whole salvation. Kaya nga, di ba, sabi sa akin ng Panginoon, sabi ko, Lord, I am really praying for the salvation of my family. And sabi niya, pursue, overtake, recover all, nothing will be missing. I got that word from the Lord. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Lahat, every members of my family will be saved. I will be part of the kingdom of God. Kasi sabi niya, pursue. How do I pursue? By what? Number one, my obedience to God. I'll do His will. And then what else? I pray
and continue ilaban ko sa prayer na lahat sila maliligtas. And then overtake, ibig sabihin hanggang malagpasan ko ang lahat ng mga pagsubok na binato sa akin ng kaaway para ako huminto. Hindi ako huminto, kaya I pursue, overtake. Kaya nung na-overtake ko, lahat na pagtagumpayan ko, ano nangyari? I recover all. Nakamtan ko ang lahat ng hinihingi ko. Nakamtan ko ang lahat ng pangako ng Diyos. Ano sabi niya? Nothing will be missing. Walang maiiwanan. That's the reason why we need to really press on. And tayo mga may katotohanan. Hindi yung mga anak ng pamilya natin. Wala naman silang katotohanan. Tayo. Kaya nga, di ba, meron akong vision na meron akong rope sa waist ko, tapos yung rope na yun, may rope din naka-attach sa family ko. The nearer I get to the Lord, hinihila ko rin sila sa Panginoon. Hindi ko nakikita ngayon, pero in the spiritual realm, that is the principle that God is telling us. As long as the one whom He called, the firstborn, ako yung firstborn eh. Ibig sabihin ng firstborn, ako yung pinili na mag-carry on sa purpose ni Lord sa generation ko. So, ako pinili, ako yung may sagot. Kaya marami nagsasabi, oh, hindi naman yung church to, itong anak mo, hindi naman yung church to, ito. Sabi ni Lord, hindi naman sila yung pinili ko, ikaw. So, whatever you do, determine, kasi doon ko rin nasaksihan eh. Hindi naman lahat banal yung family ko eh, especially my son. Pero they continue to prosper. Continue nakita ko yung protection. Lahat. So sabi ko, Lord, you're amazing God. Why? Because ang covenant ng Diyos sa akin. He will deal with them, but ang dealing niya sa akin. Then darating ang time, I will see the fulfillment of God's promises. I will recover all. Nothing will be missing. That's what it means. Okay? So, yun ang condition ni Pharaoh. Na, hindi nyo dadalhin yung mga anak nyo. Kaya maraming Christians, pag hindi ka masunurin, wala rin nangyayari sa family mo. Because the covenant of God is the one whom He called chosen. That's why it's important. Kaya nga lagi ko pa nagka-counseling ako, lagi kong pinoconsider, maawa ka sa family mo. Pag kunyari, may isang tatalikod, consider the promises of God in your life to your family. Kaya importante po talaga. Kasi nakita ko rin yan, yung isang sumuway na servant of God, yung pamilya rin niya is falling apart. So sabi ko, bakit Lord? Eh sabi niya, ayaw niya magpasakop sa umbrella ko eh. So ano magagawa ko? You see, God cannot force us eh. Now in Jeremiah 18:1-6, this is very important, okay? I-English ko na lang. Sa English ko na lang babasahin na ano po ako sa Tagalog. The word which came to Jeremiah from the Lord saith, arise and go down to the potter's house, and there will I cause you to hear my words. Then I went down to the potter's house, and there he was making something at the wheel. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter, so he made it again into another vessel, as it seemed good to the potter to make. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, can I not do with you as this potter, says the Lord? Look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. The potter, ibig sabihin yung gumagawa ng palayok, okay, ng vase, vase sa English, vase sa English, British, vase, okay. So, the potter wanted to make the clay into a beautiful vase, full of blessing, full of mercy. But Israel would not run into the potter's hand. So the potter has to make it to a crude, maduming pot full of judgment. Para sa sabi ng Panginoon, Jeremiah, punta ka sa potter. Okay? Kasi sinisimbolo niya na itong clay na to, di ba pag nakakita na tayo na sa TV o sa mga documentary, paano ginagawa yung mga vase, yung mga palayok, di ba? Igubis yun sa lupa, parang putik, tapos umiikot yan, lalagyan ng tubig, nagsishape yan. Kasi yung pattern nagsishape, di ba? But God said to Jeremiah, the instant I speak concerning a nation and concerning the kingdom, to pluck up, to pull down, and to destroy it, if that nation against whom I have spoken turns from its evil, I will relent of the disaster that I thought to bring upon it. So sabi ng Panginoon, kung meron akong plano, uhusgahan to, katulan to, at dahil sa kanilang katigasan ng ulo at pag sila naman ay nagsisi, I changed my mind. So, in an instant, I speak concerning a nation and concerning a kingdom to build and to plant it.
if it does evil in my sight so that it does not obey my voice, then I will relent concerning the good with which I said I will benefit it. God says that if Israel will repent, I will repent. Ibig sabihin, kung yung tao, yung Israel na to, okay, let us apply it in our personal life. Okay? Si Lord kasi Papa yan. Tayo yung vessel. Okay? Ngayon, sabi niya, uy, may plano ako sa iyo. Maganda plano ko sa iyo. Kaya lang, para tayong potter, isi-shape niya tayo para tayo maging vessel na kung saan sisigla ng pagpapala niya, pag-iingat niya, presensya niya, kalwalhatian niya, lahat. Okay? Ngayon, dahil ang tigas ng ulo mo, okay? Ayaw mo magpa-shape sa akin, pero pag the moment, so naisip ng Diyos, hahatulan na kita. Pero the moment, ang Israel, tayo, Lord, nahirapan na po ako sa mga pagsubok, magsisi na po ako. Anong sabi ng Diyos? Kahit ako magre-repent, I will change my mind. Repentance is a change of mind. So, kung binago natin ang paraan natin, sabi ng Diyos, ako rin babaguhin ko yung isip ko patungkol sa paghahatol sa inyo. Kaya, pwede ko na kayo gawin ng magandang vessel. Beautiful vase again. Okay? So, susunod, sabi niya kay Jeremiah, the next day, God commanded Jeremiah to go back to the potter's house to learn the second lesson. So, may second lesson. So, the first lesson was, pinakita ng Diyos kay Jeremiah na, oh, Jeremiah, tingnan mo tong potter, ha, yung gumagawa ng palayo. Tingnan mo yung palayo, okay? Kasi ayaw mag-form eh, okay? So, Jeremiah 19:1, thus says the Lord, go and get a potter's either earthen plus and take some of the elders of the people and some of the elders of the priests. So, verse 10-11 says, then you shall break the flask in the sight of men who go with you, and say to them, thus says the Lord of hosts, even so I will break these people in this city as one breaks a potter's vessel, which cannot be made whole again, and they shall bury them in Tophet till there's no place to bury. Amen. Ano yung lesson dito? Okay? Sa umpisa, yung sinishape ng potter, ayaw mag-shape yung palayok, yung loop, yung mud. Okay? The potter took the crude vessel that is ugly and smash it to pieces and throw them. Para bang, hindi maganda to eh. Kaya ang ginawa niya, binasag niya para i-reshape by, and throw them. Kaya lang, nung binasag na niya, dinuhon niya ulit. Okay? Nilagay niya uli sa, yung, I don't know what it's called. Okay? Kaya lang, nangyari, the clay is too hard to change it again, but just to discard it. Tapon. Okay. So, ang tanong, sino nagdesisyon? Anong klaseng sisidlan? Ang clay, na para, anong, sino nagtakda kung siya ay magandang vessel o hindi magandang vessel? You see, mga kapatid, God will always have a work in our life. He will work in our life na para maayos niya tayo, maging maganda tayong sisidlan na kung saan magamit niya tayo. Kaya lang, pag nagre-resist tayo sa work niya, ang nangyayari, yung vessel na yon minsan binasag na niya eh. Binubuo niya ulit, ayaw magpasakop sa kamay ng potter para ma-shape siya according to how the potter wants him to be. Because the clay is stubborn, ayaw magpasakop sa kamay ng potter, ano nangyari? Sabi ng Panginoon, hindi na kita kayang baguhin. Itatapon na lang kita. You know, that is what it means na sinasabi sa John 3:16 that God gave His only begotten Son that whoever believes in Him will not perish. You know what is perish? Walang silbi. Kaya tayo as a vessel, we are chosen as a vessel para sisidlan ang pagpapala niya, para maipahayag tayo sa mundo. Uy, pag tayo pala sumusunod sa Diyos, ito yung buhay natin. Okay? Nakikita. Hindi man nila nakikita yung mga pagsubok behind the scene, pero nakikita ang bunga ng buhay natin, doon natin mapapahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, kamusta po? Are we allowing the potter to shape us according to His, to make us a beautiful vase? If you want a beautiful life, do it His way. Let the potter make us what He wants us. But if you're stubborn, stiff-necked like Israel, then He will make you something quite different.
you will still demonstrate that He is God, but demonstrate God who person. Okay. Pwede pa rin natin maipahayag ang pagiging Diyos ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kanyang pagpapala, kundi sa pamamagitan ng kanyang sumpa. God will always fulfill His word, whether for us or against us, it depends on us. But that is the relationship between God and Israel, and the same relationship that you and I have to God. He will shape us in a way kung tayo po ay worthy to receive all the blessings and make us a beautiful vase. So, kamusta po ang buhay natin? Are we beginning to be shaped in a beautiful vase? Kung saan nakikita ng tao, uy, dati mahirap ka lang, pero ngayon pinagpapala ka na. Uy, dati walang-wala ka, ngayon iba na dating mo. Pinapahayag na po ba natin ang kapangyarihan ng Diyos na kaya niya tayong pagpalain, baguhin, dahil ang unang-unang binabago niya ay tayo. God of Israel is a proof of their success and suffering, Israel. God is not confined to Israel only. He is the God of all nations because there is no God besides Him. He will treat other nations the way He treats Israel, whether they acknowledge Him or not. So, the church has the same responsibility to demonstrate His righteousness. Yan ang nawala sa church. Hindi na naipapahayag ang katwiran ng Diyos. Okay? Wala nang takot sa Diyos. Wala nang standard. Wala nang kabanalan. Everything goes. Someone texted me, sabi niya, Pastoran, meron po akong pinupunta ang church. Yung song leader, worship leader, may ka-live-in. Oh, tapos, kaya lang inaalaw ng leader. Oh, tapos, bakit at si church ka doon? May sin pala. Sabi niya, kasi ano naman daw eh, God is merciful. Yun ang mali, sabi ko ganun. Hindi nila kilala ang Diyos, okay? So sabi ko, ano sa tingin mo, ano dapat mong gawin? So sabi niya, hindi ko po alam. So sabi ko, well, kung sa tingin mo nandiyan ang Diyos, you know, God will never dwell where sin is because He's a holy God. Okay? Who will do differently? Sadly, we cannot tell apart between Christians and the world. That's why marami pong katuruan kasi ng mali na naipasok at ng kaaway. Kasi sabi ko nga sa inyo, a church will never be destroyed from the outside forces. Ibig sabihin, when a church is fully persecuted, it will thrive. Lumalago pa yan. You know what? A church can be destroyed within. Bakit? From a mixture of doctrine of lies and truth. Kasi pag outright lies, pag nakita natin mali, i-reject natin. Alam mo, Satan yun. So ang gagawin niya, yung lies, i-mix niya sa truth. It looks good. It sounds good. So many Christians embrace it. Bakit? It caters to the desire of the flesh. Any doctrine that caters to the desire of the flesh is not the truth. Kaya nga pag sinabi na, oh, you can do anything kasi we're under grace, that is not the truth. Kaya I never advocate that once saved, always saved. I really believe that you are not yet saved now until we are fully saved when sin is not present anymore. That is what I'm going to teach on anniversary para maintindihan natin. So, kaya maraming kapanti Christian eh. Okay lang kasi saved na ako. Mali po yun eh. Okay? Na you are, ano, yung sin mo in the past and now and future are already forgiven. Parang hindi yata biblical yun kasi sabi sa word, di ba sabi, even Jesus Christ sabi niya, you will account to every idle words. And even Paul, sabi niya, you will still account every evil deed or, I mean, every deed, whether good or evil. So, kung pati future, pinayalan na, di sana hindi na sinabi ni Jesus Christ at hindi rin sinabi ni Paul. Kaya nga, maintindihan natin, how should we walk in this Christian life on this earth while waiting for the coming of Jesus Christ? So God wanted to make us beautiful, people like His Son. Kaya sabi niya sa Romans 8:28-29, sige, Tagalog na lang. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, sila ang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga toy, pinili na nila upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siyang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Now,
Sabi kasi dito, meron kasi doctrine na pinili na. Okay? Before the foundation of the world, God knows, okay, how the heart will respond. I measure the Christian and sasabi, Kristiyano ako, tinitingnan ko how much of Christ is seen. Kasi sa word niya eh, ako babalik ako sa word, Lord, sabi niya Kristiyano siya, pero hindi ko nakikita yung Christ-likeness niya. So sabi doon, yun ang evidence that God have chosen you to be more like His Son. Kasi nilikha niya ang katangian ni Kristo na kanyang anak sa ating buhay. So we become from a vile character to a godly character. From being a burden to become a blessing. So sa 1 Peter 2:9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a dedicated nation, God's own purchase, special people, that you may set forth the wonderful deeds and display the virtues and perfections of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Okay. Pinili daw tayo. Nakakaibang pinili tayong race, royal priesthood. You know what a priest is? It ministers to God and ministers to the people. Okay, balik muna doon. A dedicated nation. So ibig sabihin, God is looking sa mga taong devoted. Sarili niya, tinubos niya. So, dakilang mga tao, that you may set forth the wonderful deeds and display the virtues. Bakit niya tayo pinili? Because gusto niya na tayo ipahayag natin yung mga virtues and perfection ni Kristo. How many times sinasabi na ito na pag tayo po ay Kristiyano, pag tumatagal, makikita na palagi si Kristo. Nagiging malambot na ang puso mo, patuloy ka nagpapasako, patuloy ka sumusuko, at patuloy po nababago ang isipan. Kasi po, we are a tripart man. Okay? We have the spirit, we have the soul, and we have the body. The spirit is born again, but may dalawang part natin na hindi pa fully redeemed. The soul. This is the emotion, the mind, and the will. Yun nag-work si Lord. Kaya lang pag ito hindi nag-work si Lord, wala rin, hindi rin na ipapahayag yung kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. Bakit naninibabaw yung kalooban natin, yung ating pag-iisip na napaka-punong-puno ng kadiliman at hindi nakikita ang bunga sa ating buhay. Kaya kailangan po, sana I pray, to all of us, especially to all CRCMi. Matatanda na tayo lahat sa Panginoon. Ako, I've been called as early as 2001. In my 20th year that God called me, 2001 until now, 20 years. Never po yung life ko naging, yung patalikod. Yung bang sabihin, paatras. It's getting, pressing on. Everything is growing in my life. The presence of God, the revelation, the light, the Lordship of God. So doon ko nakikita, Lord, I'm really pressing on. And nakikita ko rin how I become more generous in the work of God. I put other people's welfare ahead of mine. Bakit? Because, God is giving me His heart. I understand na pag yung nababago tayo more like Christ, yung heart ng Panginoon sa mga tao, nararamdaman mo rin eh. So doon ko muna me-measure. And then, kasi marami sa atin na me-measure yung wealth. It's not wealth actually. It's how much of Christ is in us. I mean, in 20 years, God called me in 2001. And then in 2003, the ministry started. Kaya 18 years na. And I thank God, in spite of all the challenges in life, and many churches are closing down and struggling right now, CRCM is multiplying. Then na-amaze po ako. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Why? Because as long as you are founded on the rock, the gates of Hades will never prevail. Bakit? Ano big sabihin nun? The revelation of who Christ is. Kaya nga sabi niya sa Colossians 1:19, di ba? Fill me with the knowledge of your will through all spiritual wisdom and understanding that I may walk according to, walk worthy of the Lord. Si Hebrews 13, sabi din niya na, Lord, you will perfect, complete, and strengthen me and make me what I ought to be while equipping me with everything good that I may carry out your will while working in me accomplishes what pleases before you. So ibig sabihin, God is at work in us, but He desires our cooperation. It's not only God,
Marami pong hindi nakakakilala sa Diyos. Nakikita ko po yan sa maraming Kristiyano. Kaya doon ako napapuzzle, bakit ganito pa rin ang buhay nito ang tagal-tagal ng Kristiyano? Because they do not know the Lord. So, it is important that alam natin, hindi yung mga maling doktrina na kinahabagan kasi yan, itong tanto hindi kinahabagan, hindi po ganun ang doktrina. Ang ibig sabihin, God is merciful to all everyone. He is patient to everyone, but it depends on the response and the reaction of God, man's heart towards how God is now working sa buhay nila. Kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin, nagtatakda kung tayo po ay magpapasakop o patitigasin natin. Kaya marami Kristiyano, paikot-ikot na lang sa wilderness, hindi na narapakinabangan. One day, sabi ni Lord, I will throw you. Alam mo, when you study the gospel, wala sinabi doon that Jesus will send you to hell. Palaging ang term, Jesus throw you to hell. Tinatapon. Ano ba yung tinatapon? Basura, walang silbi. Sabi niya that you shall not perish. Anyone who believes in Christ will never perish. Ibig sabihin, ano, mawalan silbi. Remember the parable of the talent, the parable of the 10 virgins. Andun lahat yun eh. Ang tagal ko na nagpe-pray. The problem with us is, nakarinig tayo ng salita ng Diyos. Sasabihin natin, Lord, na-bless ako. Okay, na-bless ka. Pag-uwi po ba natin, in-adjust natin ang buhay natin o nanatili pa rin sa isang linggo, patuloy pa rin tayo sa ganung paraanan natin. Kaya walang nabago. Wala, hindi tayo pang sarili pa rin. You see, mga kapatid, if you really want to experience God in a greater degree, let His Lordship and His government grow in your life. God is aware of everything regarding our lives, not even a thought can be hidden from Him. So when it comes to the issue of sovereignty, do we allow God to be sovereign over our lives? Ibig sabihin, hinahayaan ba natin ang Diyos na maging makapangyarihan o lagi tayong maraming alinlangan? God's supremacy is so great that He keeps track. Sinusubaybayan po niya ang lahat na nangyayari sa buong mundo, sa lahat ng nilikha niya. God is urging us to make serious and deliberate choices to propel. Ibig sabihin, tayo po ay inuudyo ka ng Diyos na pumili para magtulak sa ating layunin na para maging bahagi sa kanyang kabuuang layunin. We must know the character of God before we will be able to understand His work in our life. Kaya po, marami pong mga Christians na witness ko dahil ignorante sila sa character ng Diyos. Maraming mali sa buhay nila. Patuloy pa rin sila na wala sa kalooban ng Diyos. In Jeremiah 29:11, sabi diyan, for I know the plans I have for you. Sinabi ko na po kanina, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. That is the life. That is the plan of God. Our life is the result of our decision. It is dominated by our thoughts. The result of what you have been thinking it to be. Kaya sabi diyan na, as a man thinks, so is he. Kung ano yung dominate ng mind mo, ganun pa rin ang takbo ng isip ng buhay natin. We miss God's prosperity and blessings because of our choices. When we are corrected, we justify. Nangangatwiran tayo our conditions. When God promises to lead us the way where we'll be profitable. In Isaiah 48:17, ganito ang sabi ng banal ng Diyos ng Israel ni Yahweh na sa iyo tumubos. Ako yung Diyos na si Yahweh, tuturuan kita para sa iyong kabutihan. Papatnubayan kita sa daan na dapat mong lakaran. So, ibig sabihin, God will lead us so that our life will become profitable. Ang tanong, ang buhay mo ba a blessing and profitable kung hindi pa, ibig sabihin, hindi si Kristo ang nangunguna sa buhay mo. It is our decision to make ourselves strong in the Lord or weak in the Lord and make you susceptible, madaling kapitan to what Satan is trying to do in your life or able to overcome. Ibig sabihin, ang ating desisyon ang nagtatakda kung tayo po ay madaling kapitan, palalakasin ba tayo ng Panginoon o magiging mahina tayo dahil sa mga pinipili natin. At pag tayo mahina, madali tayong kapitan niya kaaway. Your life is a complete representation of the choices you make. So, look at your life now. Consequences yan. At
pinili mo in the past. Those choices kept you from understanding and knowing the power that you have and how to activate it, buhayin. Therefore, it made you susceptible to be where you are. Ibig sabihin, yung pagpili mo, kung ano ka ngayon, saan ka ngayon, bunga yan ang pagpili mo. At yan po ang magtatakda. Kung mapatuloy ka sa ganyang paraanan, diyan ang buhay mo tatakbo sa ganyang daan. Kaya madali ka makapitan sa negative. Okay? Sabi sa Job 42:1 and 2, then Job said to the Lord, I know that you can do all things and that no thought or purpose of yours can be restrained or thwarted. Okay. Si Lord, sovereign siya. Yung purpose niya, it will stand. Okay? Ang tanong, whose generation? Remember, sabi ni God, I will deliver you from Egypt. He did that. Okay? Kaya lang, sa tigas ng ulo ng mga Israelita, puro reklamo, puro pangkapang sarili, ano nangyari? Then God was not able to do it. Not because He is not powerful, because it was Israel's choices to do His their own way. So ano nangyari? Sa next generation, nangyari ang pag-claim ng inheritance. Okay. Hindi yun ang ultimate goal ng Diyos. Ang ultimate goal ng Diyos is to bring them to Zion. Kailan nangyari yun? Sa generation ni David. He did it. Okay. No one can stop the purpose of God. The question is, when, whose generation? So sabi ko, Panginoon, thank you for all the promises you have in CRCM. We're about to enter into our 18th year. Na-delay for so long, but it will stand. Because you've given me quality people, lahat ng tao na naging mabigat, tinanggal mo. At kung meron pa rin ng papabigat, tanggalin mo na rin. Para patuloy po kami lumipad sa kasama. You know what? Mahirap po kasing maganap ang layunin ng Diyos kung ang kasamahan natin ay hindi lumalako. Because God sees us corporately. He cannot work within the church if one or two is pressing on and the rest are complacent. Kaya ang prayer ko ngayon, Lord, alisin mo nakakahadlang. Dahil ang layunin mo ay matagal ng panahon na delay. Those who will not cooperate with you, remove them so that we can all soar. Kaya mga kapatid, ang promise ng Diyos to those na tatanggalin niya, papalitan niya, much better people. That's why that is my confidence. As we go into our 18th year anniversary, I pray, let us i-measure po natin yung buhay natin. Am I pressing on or not? Nasa inyo po yung choice. I pray sa through this, makilala po natin ang Diyos that salvation is a cooperation. It is the work of God, but how the man will respond to Him will determine if that person will be a vessel of honor or a vessel good for nothing. It is our choice. Thank you. Father, thank you for your message. I thank you, Lord, for giving me the strength, the anointing, and the power to bring the message to your people, O God. Lord, alam ko, you're always at work sa buhay namin. Lord, in this 18th year anniversary ng aming iglesia, Panginoon, I pray yung mga talagang may totoong puso, Panginoon, panatilihin mo at sa mga taong nagiging mabigat, Panginoon, this time you remove them so that this church will continue to soar. I pray, Panginoon, cut off the thread, cut off the rope na kung saan hindi po sila nagiging pagpapala bagpo sila po ay nagiging mabigat. I pray, Father God, that, Lord, you will raise up, Lord, new remnant who will be part of advancing your kingdom. And I know that your wealth of the world will be about to be transferred to your people, O God. Let us be worthy to receive all this. And I pray, O God, na lahat po ito, na patuloy ka po namin makilala. This is the prayer, God, of all, that Father grant us the spirit of wisdom and revelation and the intimate knowledge of your Son, Jesus Christ, by having our eyes flooded with light, that we may know the hope of which you have called us. And Lord, I pray that we may know and understand how rich is your glorious inheritance in the saints. And Lord, let us, O God, Father, experience the unlimited, surpassing greatness of that power that is within us. That power is always at work. It is the same power that you exerted in Christ Jesus when you raised him from the dead. That you raised him, O God,
and seated him at the right hand of God, far above all rule, power, authority, and dominion. And you have given him the name that is above every name. In that name, we are redeemed, we are saved, we are fully delivered, and we have full release. Kaya po, Panginoon, purihin ka, sambahin ka, binabalik ko po ang lahat ng papuri, pasasalamat, at Panginoon, ang lahat ng kaluwalhatian. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ito po aming saints. Thank you po once again for joining our Sunday service. Please watch out again. Watch for the next service, Overcoming Trials and Temptation. Then on the following weekend, it will be a Saturday, June 12th, will be our anniversary. I hope everyone will be able to make time to join this. Napakaganda po ng katuruan mo. I believe many will be set free.